Ang talinghaga ng mga talento, mga kapatid, ay pinararating ni Jesus upang linangin din natin kung ano man yung mga talentong meron tayo. Dalawang klase kasi ang talento ng tao. Mayroong tinatawag na natural gifts tulad ng katalinuhan. Kaya karaniwan kung saan tayo malakas, kung ano yung talento natin, doon tayo nagpupursige na linangin ito. Halimbawa ay ang pagiging doktor o inhinyero o anumang mga profesyon na may kinalaman sa ating kanya-kanyang natural talents. Kung ikaw ay magaling sa pag-awit, yun ang lilinangin mo dahil yun ay mahalaga para sa iyo. Pero ang sinasabi namang maliwanag ng Panginoon ay ano man ang talentong meron tayo na galing din naman sa Diyos, natural man o supernatural, kailangan ito ng nating paramihin. Hindi pwedeng itago na lamang at hindi pakinabangan ng ating kapwa-tao. Kaya siyempre, kapag nagpapakadalubhasa ka sa isang larangan, marami kang nagagawang mabubuting bagay sa mga tao at yun ay ikinalulugod ng Panginoon dahil pinagyaman natin, mabuting katiwala tayo sa mga natural talents na ibinigay sa atin ng Diyos. Pero kung pag-uusapan ang tinatawag natin mga supernatural talents, tulad ng seven gifts of the Holy Spirit, yun ang sinasabing maliwanag ngayon sa Ebanghelyo na malalim na pundasyon ng mga talento. Yung wisdom, understanding, fear of the Lord, and all the rest of the supernatural talents. Yun ang nais ng Diyos na pagyamanin natin sapagkat yun talaga ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kung ikaw naman kasi ay nakasanda lamang sa iyong mga natural talents, bagamat marami kang nagagawa sa mundong ibabaw, kung hindi naman ito nakaugnay sa Panginoon, mga ginagawa mong ito, ginagawa mo lamang ito para sa iyong sarili, para kumita, maging maalwan ng buhay at maging stable sa hinaharap, hindi rin ito nakatutulong ng gaano sa pagkakamit natin ng buhay sa Diyos. Kaya itong tao na ikatlo dito na hindi niya ginamit yung 1,000, ibinaon lamang sa lupa, ay masasabi nating tamad at wala siyang ginawa. Kaya kung ano daw meron tayong maliit ay babawiin pa sapagkat hindi tayo mapagkakatiwalaan. Ganyan din naman tayo mga kapatid. Kung hindi mo maipaliwanag kung paano mo ginasta ang pera dahil pinagkatiwalaan ka, bibigyan ka pa ba ng pera? Siguro baka magdududa na yung magbibigay sa inyo ng pera. Mahalaga na meron tayong accountability hindi lamang sa ating kapwa-tao, kundi higit sa lahat sa Diyos, sapagkat sa huling araw, isusulit natin ang lahat ng ating ginawa ukol sa mga talento na ipinagkaloob sa atin. Kaya nga ba, di nang magbalik ang may-ari ng lupain na nagbigay ng talento, pinapagsulit niya ang mga binigyan niya ng kanya-kanyang talento. At tuwang-tuwa siya dahil naging matagumpay itong unang dalawa na dubli nila ang kanilang mga investment at dumami, marami siguro silang natulungan sa pinarami nilang mga kabutihan, bunga ng ibinigay sa kanila. Dahil nais talaga ng Diyos, anumang galing sa Kanya, ito'y makarating sa ating kapwa at maibahagi natin. Dumadami at nagmumultiply ang mga talento kapag naibabahaging tama sa ating kapwa. At dyan tayo hinihikayat ngayon mga kapatid. Baka kasi meron pa tayong mga kakayanan na hindi natin nalilinang at tinatago lamang natin. Sayang naman
kung hindi natin ito magagamit sa kapakanan ng ating kapwa-tao. Patuloy tayong manalangin sa Mahal na Birhen na ginamit niya ang buong pagkatao niya upang pangalagaan si Jesus sa kanyang anak at tayo rin bilang kanyang bayan. At magpatuloy tayo sa debosyon upang tulungan tayo ng abot-abot na grasya mula sa mga tinatawag natin supernatural gifts coming from the Holy Spirit.